Posible bang ang puso ng isang taong namatay na ay hindi maaagnas kahit ilang dekada na lumipas? Isa siyang santo na may stigmata. Si Santo Padre Pio ay isang Franciscan Capuchin na nabuhay ng banal na pamumuhay. He died 1968. He was declared blessed or na-beatify siya ng May 2, 1999. And he was declared saint by St. John Paul II on June 16, 2002. Para may talagang santo, may dalawang bilagro ni Padre Pio ang kinikilala ng simbahang Katoliko. Una, ang hindi may paliwanag na pagpapagaling niya sa 11 anyos na batang na komatos. Ikalawa, ang pagpapagaling niya sa isang babaeng may sakit sa baga. Ang tawag sa mga sugat ng tao na kapareho ng sugat ni Jesus ay stigmata. Nadiskubre noong September 20, 1918 na si Francesco Forgione o mas kilala bilang St. Pio of Pietrelcina ay nagkaroon din ng stigmata. Noong 2003, tinayo ang National Shrine of St. Padre Pio sa Santo Tomas, Batangas. Linggo-linggo, tinatayang 40 hanggang 55,000 katao ang dumadayo dito. Nandito po kami kasi po para po magdasal at magpasalamat. Ang dinasal ko po, sana po gumaling na po siya. Happy naman po kasi matatapos na po. Ito po kasing lugar na napakabanal. Marami pong napapagaling, maraming natutulungan. Basta ikaw ay sumasampalataya lang. Ito po talaga kami dito para magsimba. Then, para madama namin yung presence ni Padre Pio. Even though, sabi nga, hindi naman natin siya nakikita. Pero, true presence, mararamdaman natin siya. Taong 1968 naman ang namatay si Padre Pio sa edad na 81 years old. Nilagak ang kanyang katawan sa San Giovanni Rotondo sa Italy. Makalipas ang 40 taon, inukay muli ang kanyang libingan at dito nadiskubre ng isang grupo ng medical experts na halos buong katawan ni Padre Pio ay hindi naagnas, lalong-lalo na raw ang kanyang puso. Ito ang tinatawag na incorrupt heart relic of Padre Pio. And they discovered that the part of the chest of Padre Pio, nakurap yung parte ng dibdib. So labas yung buto niya. And interestingly, what the Franciscan Capuchins were saying, yung puso ay parang coming out naturally from the chest. So when they discovered it, they took it, not surgically operated, parang nalumabas siya ng kusa, and then they are preserving it now. That's the heart which we have right now here. Pero bakit nga ba hindi naaagnas kahit 50 years na ang nakalipas? Dalawa kasing point of view na pwede nating tingnan ang incorrupt heart. One is on the religious side. We know that incorruptibility is a sign of holiness. There are also some instances na pwedeng magkaroon ng incorruptible na body parts when it comes to signs, around 10 to 14 days, na didecompose na yung internal organ. Dagdag pa ni Dr. De Los Reyes, merong tatlong kondisyon parang organo katawan ng taong patay na ay hindi maaagnas. Number one, the organ or the human body has to be devoid of moisture. Now, we all know that the human body is 70 to 80% water. Second, it has to be oxidized, which is medyo mahirap din if we feel yon. Pangatlo, dapat hindi siya exposed to extreme temperatures. Kaya nga, some of the mummies that we have, kailangan tight yung casket nila to prevent decomposition. Ipinagdiriwang ngayong taon ang 50th anibersaryo ng pagkamatay ni Padre Pio. Dahil dito, isa ang ating bansa sa mapalad na nabigyan ng pagkakataon na mabisita ng incorrupt heart relic ng santo. Pero ayon kay Father Jojo, inabot ng isa't kalahating taon bago na-aprubahan ang paghiram sa puso ni Padre Pio na tinuturing ding national treasure sa Italia. Meron tatlong malaking events na nangyayari at nangyayari ngayon dito sa Pilipinas. Number one, yung centenary ng stigmata ni Padre Pio. September 23, golden anniversary ng kanyang death. And this year, for the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, especially for the Commission on Clergy, we celebrate the Year of the Clergy and Consecrated Life. Pinili ng Commission on Clergy ng CBCP na si Padre Pio ang modelo ng mga pari at mga madre. Tumagal ang puso ni Padre Pio ng 20 araw sa Pilipinas. Maliban sa Batangas, dinala din ito sa ilang lugar sa Maynila, Cebu at Davao. Dumating din ang ilang mga Franciscan Capuchin priest mula San Giovanni Rotondo, katulad ni Father Caruso. La ragione per cui il cuore di San Pio è qui in Filippina è per il grande amore che le Filippine ha per San Pio. Guardando l'evento
che sta succedendo in questa terra, davvero il cuore di San Pio voleva venire qua per ricambiare l'affetto e l'amore che questa terra benedetta delle Filippine dà a Padre Pio. Milyong-milyong deboto ang matsagang pumila at nakipagsiksikan para lamang malapitan ang incorrupt heart relic ni Padre Pio. Ayon sa administration ng National Shrine, umabot na sa 2 milyon ang bumisita dito sa loob ng unang 7 araw ng pamamalagi sa Pilipinas. Isa rito ang pamilya ni Minnie Rodriguez na 10 taon ang deboto ni Padre Pio. Pero nitong taon lang, merong nangyari hindi inaasahan sa bunsong anak ni Minnie na si Franz. Ito po yung nangyari lang nung last Holy Week. Biko, Franz, bakit parang ganyan ka? Wala ka na namang lagnat. Parang sabi niya, Mama, parang ako hirap-hirap na. Agad na sinugod ang batang si Franz sa ospital. Ngunit hindi maganda ang naging resulta ng pagsusuri dito. May dengue si Franz. At nasa stage 4 na ito nang dalhin sa ospital ang bata. Dahil dito, naapektuhan na mga organ kagaya ng kanyang lungs, kidney, at liver. Sabi ng doktor ay, Ma'am, hindi po namin kaya. Kailangan po niyan may blood bank, kailangan po may ICU. Anak ko po yung nag-hallucinate na mama lang siya ng mama na parang hindi niya naiintindihan, Franz, andito lang ako. Parang wala. Pinasok agad si Franz sa ICU na magkaroon ng dengue shock syndrome. Kumonsulta kami sa isang doktor para malaman kung anong kondisyong ito. Ang dengue shock syndrome, meaning meron siyang narrow pulse pressure. Pwede yung pagbagsak ng blood pressure, it's because nag-bleed. Or minsan bumagsak yung blood pressure because of the increased permeability. Pati oxygenation ng mga iba-ibang organs, nagde-decrease. So nasisira yung organ. They are all affected. Pag nangyari ito, minsan huli na lahat. Kadalasan, these are already risk factors na pwedeng mamatay yung bata. Mami, tatapatin ko na kayo. Ang lahat ng organs niya ay failed na. Natitira na lang ang puso. Pag umayaan, mapagod ang puso niya. Baka tumigil. Diyos ko, ano nang gagawin ko? Hindi ko na alam. Ang anak ko hindi pa nagkakamalay. Hindi galaw po ng kamay, wala. Ang kanya pong buong katawan ay namagana po. Sabi ko, Franz, iniintay ka na ni Mike, iniintay ka na ni Eros, alin ang favorite food mo? Wala pa rin malay si Franz makalipas ang 4 na araw. Dito na nakasalubong ni Minnie ang isang pare na naroon din sa ICU para magbigay ng huling sakramentos sa isang pasyente. Yeah, ma'am, yan ang problema. Sabi ko, Doc, sabi ko, Father, pagod na rin ang puso niya. Pagod na rin ang puso niya. Ayoko mapagod kasi baka hindi na niya kayanin. Sabi niya, Mami, huwag ka nang umiyak kasi gagaling na siya. Maswerte kayo, dinalo kayo ni Padre Pio. Lagay po siyang relic sa puso ni Franz. Sa dibdib, pagkatapos po noon ay dinasalan po niya. Makalipas ang 1 oras, dumating ang kapatid ni Minnie, may dala itong pasalubong para kay Franz. Bango na. May dalang ninang na nips. Minis na, gising na. Diba, favorite mo to? Sa isang iglap, nagmulat ang anak ko. Nagsalita siya ng, pwedeng mamaya na lang. Lahat po ng hawak ko, tinatanong ko sa kanya, Franz, anong kulay nito? Sabi niya, pwede mamaya na kasi pagod-pagod na ako. Kwento ni Minnie, makalipas ang 1 linggo, nakalabas na sa ospital ang kanyang anak. Awa po ng Diyos, cleared na po lahat. Ang kreya, ang lahat, ang puso, okay na po sa tulong ni Padre Pio. Basta naniwala ka lang, manalig ka lang, kasi ay ibibigay naman niya. Nakilala rin namin si Janice, na naniniwalang isang himala rin ang nangyari sa bunsong anak niyang si Jana. Pinanganak ko siya December 12, 2012. Noong kinabukasan, ang sabi ng pedyo ko, Mami, toxic. Sabi ko, bakit po? So nabigla kami, nahihirapang huminga yung bata. Radaya Gross, ang bagong silang na si Jana na may hyaline membrane disease kung saan ang baga ng isang bagong panganak ay hindi fully developed. Dapat hihinga ka, dapat ang laman ng baga mo ay hangin, ang laman niya ay likido dahil hindi bumubuka yung baga. Wala siyang hangin. So ang mangyayari doon, para magbabaha lang yung baga, so hindi ka hihinga. Walang hangin na papasok. So siyempre, para ka nalunod noon, talaga nakakamata yun. Awang-awa ako sa kanya nung makita ko sa liko. Merong tubo sa bibig, karayom sa kamay, sa paa. Eh, bagong panganak lang siya.
Tapos sabi ng neonatologist, Mami, pag hindi natin kinaya to ng lung surfactant through injection, susuportahan natin ang ventilator. Pag hindi talaga kinaya, ihanda mo na yung sarili mo. Let's pray. We need a miracle. Yung doktor naniniwala sa milagro eh. Ako pa kaya? Lumipas ang ilang araw, napagdesisyon na ng pamilya ni Janice na binyagan si Jana kahit nasa ospital pa. So sabi ko, Father, sige, bless mo na yung baby ko. Pagka-bless ni Father, nasa akin na yung healing oil ni Padre Pio. Nilagyan ko siya sa noo, natutulog siya, gumalaw siya. Nangyari dun yung himala. Kasi right after that, yung support ng ventilator na before is 100%, nag-down ng 80, 60, 50, 25 the following days. Hanggang sa tinanggal na yung ventilator sa kanya, nakakahinga na siya mag-isa. Sa ngayon, 5 years old na si Jana. At kung pagmamasdan, parang wala siyang naging malalang karamdaman. Talagang ang laki ng pasasalamat ko kay Padre Pio. Si Padre Pio po ay laging nandiyan. Ang Diyos ay laging nandiyan. Si Padre Pio po ay naging kasangkapan para magbalik loob ang tao sa Diyos. Itong pagdami ng tao talagang ito ang malinaw na patunay, na signal na talagang matindi ng patindi ang debosyon kay Padre Pio. Sabi, lumalayo na raw ang mga tao simbahan. Hindi, hindi totoo yan. At palagay ko, hindi mawawala yan. Itong pagbisita ni Padre Pio is the sign that the faith of the people is very strong. They continue to hope in God. They continue to believe that they will receive miracles through the intercession of the saints, through the intercession of Mama Mary, at saka through the love of God.